the backstage of the Manila Sound Makanang Circle Manila Sound concert with Sir Paulo Santos, PIDO, and the voice Thor. Mighty Thor. Dapat may Thor. Convenience Thor. Dito man ako. Yeah, sir, so yeah, yung kinagustan na sa asking before, you had this nag-change yung voice mo, no? Anong mga popular songs mo? Oh yeah, Moonlight, Over Paris, yung... Kasi, ano, as much as I am considered as a songwriter, fortunately or unfortunately, no? Ano ka parang interpreter of songs, so nag-cover talaga ako eh. And, yung Stevie Wonder, mga ganun. Enjoy. Ano gamit mo yung device before? Wala pa kaya. I just do nag-change daw yung voice mo. Nag-change dati kasi I have a wide range before when I was young. Na I can do a... Ah, you do it on your own? It's not a specific mix. Nagmimimik ako or parang pinapasyento mo. Pero it's not really na kailangan mo equipment. No. I was hearing people saying, ah, he needs a specific... There's a specific parang device. Device for a specific mix. Hindi pala. So false pala yung rumor na yun. Fake news! Pero sabi niya, hindi mo na binabago yung voice mo ngayon. Natural voice na. Natural. Pero dati kasi parang kaya ko mag-do it ng lalaki. Parang ganun yung mga gimmick before. Parang the prayer. May gumagawa kayo the prayer, boy and girl. Ginagawa ko ng cruising. So ikaw naman, can you tell us more yung about your original side gig, no? Yeah, I was considered the first album. Ano yung pinaka-sikat na song dun sa first album? Sorry. Di pa huli was there. Ay, gusto ko yun. I love those songs. Yung ginawa ko, Windows of Mars. Wow. Oh my God. Excited ko pa talaga. Di pa huli. Tapos, ever. Never. Oh my God. So, wala pa si ano nun? Wala pa si Joey. Wala pa. Ang original frontman was yung brother nung keyboard player, si Rodel. Who's an artist now for Star Wars. Star Wars? Disney Star Wars? Yes. He lives in the US. Oh my God. Star Wars. Oh, galing na. That's your life magic. Siya lang yung Midoy na artist. Came over early this year or late last year. So, anong naging transition after you left side? Yung solo artist? Hindi pa. Before the art start. Yan yung may single na panaginis. That's where Misty Glass Window was. Pero marami na baking collaborations ni Sir Paulo Santos. Marami. Even during that time. Actually, produced one of my albums. Tapos parang nag-collaborate kami sa songwriting for his album. Tapos basta ganun. Kasi it's more than the collaboration. It's more than kasi ended up having this friendship for a long time now. And we share the same interests, we share the same taste in music. My brother from another mother. Parang ganun siya. So, for as long as we live... Kailangan pala magkadikit kaya na sa pila ng ito. Parati yan. Tapos yung influences nyo? Kayo? Common kami. Common talaga? James Taylor. Yes, James Taylor. Talaga. Ko rin yung mga Bishop. Actually, marami yung Bishop. Stephen Bishop. Kaya nga parang when I learned na parang na-strengthen pa yung band. Ay, sorry. Pati sa Krati sa Abel. Hindi lang as personal lang. So before, medyo mas solo artist pa, no, Sir Paulo, di ba? Meron na masaya ka na if I can work with people, it's more fun and ano. Kasi parang ano eh, ego has been thrown out of the window after you've done your solo thing. Kasi ano yun eh, it's parang hinders the... Parang ano ba, iba na yung sayo mo ngayon eh, parang let go na talaga eh. Para siguro dati may voice ka pa siguro. Hindi, dati talaga, ano. Parang naka-serious ka talaga. You wouldn't even dare. Sa akin talaga, yeah, I wouldn't even dare. I would talaga, parang the point is... Meron ka talaga image to protect before. Parang masyado kong, ano, ng reputation mo eh, parang ganun. Pero ngayon kasi what changed? Bakit ka hindi natakot sa mga... Fatherhood, probably. G, meron ka mo. Yeah, nung nagkaroon ako ng kids, parang iba na rin yung pananaw ko sa buhay. So I've been, parang, I've had personal... Mothers talaga kami talaga.
I have a problem, parang personal problems na akala ko hindi ko malalaktawan, na hindi related sa music, of course, na parang that parang set the tone na there's more to life than protecting your ego, protecting your reputation in music. Kasi, I mean, I just want to be real. So anong advice mo sa young artists or celebrities na, you know, they care about their image, maraming bashers? It depends eh. Sa akin, depende sa stage nila. If the idea is to make money and you have a formula to make money, then do that. If that is what you want. However, pag gusto mo na fulfillment, iba syempre yung ano. Depende sa goal mo. Oh, you have to be passionate with what you do, not because you're being told to do it. So, kailangan gusto mo rin siya. That is basically what is a success. Kasi sabihin mo na, di ba, meron mga sobrang successful, tapos bigyan na wala. Pero meron mga iba, hindi naman todo yung success. Kaya hindi naman wala. Maganda yun. Mas kasi may... Kasi sila one hit wonder or two album wonder lang. So, I guess, you have to be very, very passionate. And, you have to open your mind sa criticisms, kasi minsan pag napupunta na sa mga sumayang grabe, hindi actually parte yun eh. Part yun ng but staying humble is an important. Oh, definitely. Kasi maraming yung mayakbang na pag magaling yung grabe. It's natural reaction yun ha. Pagka especially if they have a hit song, natural yun. I wouldn't take that away from them. Pero hopefully, o dadaanan mo talaga yun eh. Kahit ako naman, parang feeling ko hindi man natapos yung high career. Sobrang high na ganun. But after that, what? The most important, but with us, in this particular show. Kasi lahat kami magkakaibigan. So, hindi siya. Marami ka pang super fans. Ay, si Paulo Santos! Actually, ako, swerte ako. Kasi hindi ko ina-isolate yung sarili ko sa public. So, when people meet me sa mall or kunsan man, sa they just say hi. Pero hindi yung guguluhin ka. Hindi sabihin, I love your song. Oh, may ganun. May ganun pa naman up to now. Mga... Sorry, ikaw. Siyempre, meron ka rin mga fans. How about mga haters there? Ayan! Ako hindi ko pinapansin yun. Meron siguro. Pinablock mo na or something. Oh, hindi kasi kaya yung oras ko yun. Parang gano'n. About the state of the industry before, mga cassette tapes, diba mga... Yun lang. Right now kasi parang... Alam, social media, magaling ka. Eh, hindi kami masyadong active dun eh. So right now pa lang, ngayon pa lang namin dinidevelop. Sorry, sobrang backlog kami. Pero it helps, it really helps eh. Like for marketing your concert, for marketing your portfolio. Mabilis ngayon maging mas viral. Mas mabilis ngayon eh. Dati ang hirap maging viral. Ano yung experience before yung parang ma-market niyo yung mga songs, wala pa yung mga social media. Nabutan niyo talaga. Live show talaga. Malumanong formula yun. Tapos punta ka radio. Punta ka radio. TV. Yun talaga. Ngayon kasi, you can create a certain following. Sa YouTube lang, nag-viral. Kilala ka na buong mundo. But we have plans to do that already. Parang make the most out of social media in the next year. So we're just finishing up everything. We're cleaning up our backyard. That's by that time, we have a platform already to do like parang sessions on YouTube or mga ganun. Or maybe meron kami mga tutorials. About yung mga luma mong mga performances, ibabalik mo rin yun? Babalik mo. Parang ano siya? Parang reminiscing, throwback. That's why. So yun, we're lucky to be doing this film and we will do it till the day we die. Anong advice sa mga musicians ngayon na marami naman silang songs, magaling naman sila, hindi lang sila nakilala, hindi sila na-appreciate? Wala po, kamawala ng loob. Kasi remember, unfortunately, no, we are not measured by our talents. Eh. We are measured by timing. If you are at the right place at the right time, then you'll make it. Ngayon, how sensitive... Yeah, exactly. Ang importante kasi doon is gusto mo yung ginagawa. Para hindi mo pagsawaan. Eh, bakit nandito si Paolo Avellino? Yeah. Para sa ano? Sa teleserye. Si TJ yun from pero the trip. Pero ganun lang. Just pursue, continue. It doesn't matter. The most important thing is for you to love what you do. Kasi ako, even if I need to work during the day, I still perform at night eh. Kahit magpareha yung bayad sa akin. You still love music forever. Parang it's really part. Hindi mawala yan. Part pag malungkot kayo ba, parang malalaman naman tao pag hindi kang makanta. When you stop singing, obviously, nawawala na. Oo, mamasisira. Pero pagka mamamatay. Parang sinasabi si mamatay na ako. Hindi, bakit ka nandito ngayon? Dito si Smor. Ay, okay. Sasama na tayo. We will, ano na. Mag-start na sila. Thank you very much. Thanks for the viewers. Salamat. Si Thor, mabilis lang. Bye-bye. Thor on the point. Galing kumanta ka. Bye, salamat. Sa taas na mga noon. Thank you. Anong mga plans mo? Anong plans mo? Future plans mo sa career mo?
Hopefully, ano, next year may bagong ano. Kasi ngayon, hindi na uso yung album. Single-single na lang sa Spotify, iTunes. Kumusta naman? May bagong mga songs pa? May mga parating. Tapos, may aabangan sila sa akin ngayong November. Kasi, hindi ko pa pwedeng sabihin, pero sa isang noontime show na maganda, high rating. Yes! Sana makasama ko dyan sa backstage. For sure. Sige ba? Thor Dulay. Yes! Come on, boys! Bye! Anong team ka, Team Lea ba? Apple. Ah, Apple, yeah. First season. Okay, bye-bye. Okay.